Yon mga kamuning, good morning po sa inyong lahat po. Ngayon po mga kamuning, kasama ko po yung tatik ko para po siya interviewin. Para yung mga kamuning kasi po, yung interview ko po sa kanya, kung paano po niya nakilala yung nanay ko po. Yon, tay! May tanong po ako sa inyo. Paano po niyo nakilala ang nanay? Yung araw, kami dalawa, yung asawa ko, napalibasa nga kami na asawa ko nakatira. Medyo nagpakilala ko sa kanya dati. Naglalaro ko dati kami ng volleyball sa Tabing Laga. Doon kami nagkakilala sa isa't isa. Kasi kanyang father niya ay medyo nasa ospital at naabulido sa buhay. Yung kami dalawa nagsama na pinunta namin kanyang magulang na lumapit ang loob niya sa akin dahil kasi yung bata pa ako hindi ka itsura natin na medyo matiputipo tayo at maputi. Kaya kami dalawa nagmahalam na lubusan. Ngayon tayo, di ba po, bago po niya po nakilala yung ang nanay, di ba po mayroon pong unang asawa ang nanay nun? Si Kuya Jingjing, di ba po kasal po silang dalawa po ng saray? Paano po niyo na-sacrifice yung kayong dalawa po ng nanay po? Kayo pang dalawa, paano po rin nagsama? Kasi nga po, kasal po yung nanay po sa Kuya Jingjing. So, hindi rin ako na nahiya kasi kahit na siya meron siyang anak na sa una, medyo palabas ako nasa na naman ako sa ibang lugar. Na kahit porket na may isang anak at binata ko, nagsama kami dalawa. Na hindi tayo natingin sa mga ugali na mayroong anak, basta mabait isang tao, yung pinagmamahalan. At mga kaming ito pa po. Mga kaming, yung trabaho po kasi ng tatay ko, busero po siya dati. Tayo, bakit po kayo naisipin niyo po na hindi na po sumama sa pagbubusero? Kasi sa hirap ng buhay, kasi yung pagsumama ko sa lintigan at saka pagbubusero sa bangka. Kasi madali kasi ang pagkakitaan. Minsan sa linggo, natanggap na ako ng mga 5,000 sa linggo. Pag pagdating ng sa linggo, pagdating namin na galing biyahe, ang aking pahinga, minsan 2 araw lang. Kasi namimiss ko din ng bago kami mag-asawa. Naaalis ulit kami sa pupuntang Manila, pupuntang Palawan. Pero yun, miss na miss ko rin siya kahit na meron siyang asawa sa iba sa una. Yun palaging sa isip sa utak ko palagi. Yung kami na, misa may cellphone ako. Nagkatawag kami dalawa kahit sa mga lugar. Misa na pupuntang China, sa mga lipigan. Pagka kami cellphone, pala nang tawag sa kanya kung kamusta ka na dyan. Kung nangyari sa iyo. Yun, ganag mong mula kami dalawa. At yun mga kamuning, at dito po na nabuo yung ate ko po na si Mucha Ignacio. Yan. Paano niyo po tay, ano po masasabi ninyo na meron po kayong anak na para na Mucha na sobrang bait po? Ayun talaga, yung anak ko na si Mucha, ang panganay ko. Talagang mali pa lang yun, kami dalawa. Misa nag-aaway kami, misa hindi. Ang limit namin mag-aaway sa anak ko namin panganay, misa yung mabait ko sa akin, anak kong panganay. Pag may problema ako, doon ako talaga napunta sa kanya. At yun mga kamining, pangalawang tanong ko po, sa pangalawa ko po ang ate na si Veronica. Tayo ano pong masasabi niyo po sa ate Veronica na kung mabait, mabait po ba tati sa ate Veronica? Mabait nga, mabait din. Mga kasi mga anak ko lahat, siyempre mabait din lahat yan. Ang kagustuhan ko lang sa mangyari sa mga anak ko at sumulit niya sa akin sa palakad. Kasi minsan, 12 rin yung anak ko. Minsan na nahihirap ako, minsan naiisip ko na ganito na akong pa, medyo balda. Kasi ang aking na iniisip ko, yung nakaraan dati na ang buhay namin, talagang mahirap talaga. Kasi, pag mula na nga yung aming dalawang ang aking asawa, nung ako nagmula sa pagbubusero, kaya sila lahat, bumuhos ng 12 tao, ang anak ko lahat. Sisigapan ko lahat yung mga anak ko para lumaki at lumakad. Kaya nga yung mga nasama ko sa mga ibang lugar, misa na sa Murami, yun ako nasama. Misa, ayon na buwan ako nabalik. Bago misa, pagbalik ng ayon na buwan, galing Lintigan, Murami, China, 3 araw bago ulit kami
bumiyahe ulit. Isang buo na naman kami. Yan, isang mga anak ko medyo malilate-late pa. Ang iba naman malalaki na. Ang aking naalagaan ngayon, medyo isa na lang na hindi naalagaan yun. Na hindi alaga na, mga 5 taon na siya ngayon. Saka ngayon, wala na ang problema sa pag-aalaga. Meron nga ang mga apo na lang nung mga binabantayan namin. Yan lang. At yan mga kamiling. At syempre, yung pangatlo po nilang anak na babae, syempre ako po yun. Tay, nakakulitan po ba kayo sa akin? Tay, nakakulitan po ba kayo sa akin? Minsan, nakukulitan ako sa kanila, kaya makinig, minsan ay nagtatampol ako sa kanila ang mga pangyayari. Dahil na minsan, hinahadya ako na sila kung ano man gusto nang gawin. Minsan nagtatampol ako, naalis na lang basta. Pero mga yan, mabuting bata naman yan, kaya supportan natin si Kamunig. At syempre mga Kamunig, at ito po yung madupit. Nung nag-away po sila ng nanay ko at saka ng tatay, at baby pa po ako noon, dinala po ako ng tatay ko sa kamag-anak po namin sa Sawawa. At ngayon, ito po, i-anuhin po ng tatay ko, sasabihin po sa inyo mga kamiling. Sabi mo tayo. Kasi, pagka kami nalang magkasawa at nag-away, at gusto ko palagi na ang anak ko palagi nasa katabi ko, si bata pa, dinadala ko sa matiyahan ko sa Sawawa. Kasi dali, naawa din ako kung hindi ko saan ako pumunta, hindi ko hindi siya. Dali, pag ano problema ko naman, ano nangyayari sa akin, ako ang hanap naman yan. Eh, hindi kasi pinababayan din ang magulang at lalo-lalo ng mga anak. Pero mas mabuting bata yung dati sa akin yung si Kamuning. Talagang mabait talaga yung unang-una pa. Dali hindi ako, ang problema ko, misa nawawala ako sa pamilya, hinahanap din nila ako. Pero ngayon, ito na, ang nangyayari sa amin na ayos na medyo naangat na sama ng buhay na hindi nakatulong dati. Nang dilimut ako ng mga batura, mga plastic, kahit sa tuka, bago ginagawa namin, umuha kami mga kahoy para igating lang. Kasi ang araw, ang kalating kilong bigas, pagkakasya namin sa 12 taong. Kasi ang malaga sa amin dati, yung bigas, pagkakayo, magluluto kami ng kalating kilong bigas, ang asawa ko naman, at siya naghahalap buhay kung para kami pakain ng mga anak ko lahat. At yan mga kamiling, yung tatay ko po, lahat ko lang yung magkakapatid. Ako lang po yung pinaka-favorite niyang anak. Tapos, yung dumating po yung bunso ko namin kapatid, at saka sa Timotia, yan. Yan na po lahat, dyan po kami, lahat yung minahal ko ng tatay ko. Dyan po kami talagang inalagaan po ng kapatid. At inalagaan din po kami, at tinuruan po rin kami na nanay tatay ko na dumalang po sa mga tao at sa amin, at sa mga katanda po sa amin. Yung mga kamaling at ito na po yung ano. Nay! Nay, alika! Oh, bakit? Okay, good morning mga kamaling! Yung mga kamaling, Nay, na-interview ko na po si tatay. Ikaw naman po yung interview ko. Yan. Nay, di ba po bago po kayo nagkakilala ng tatay at meron po kayong unang asawa po dati? Meron! At magkananak. Yun. Mga kamaling, inaiyak ako. At yung mga kamaling, at dahil nagsama na po sila ng nanay at tatay ko, at nagkanak po sila ng isang babae na panganay po. Yun, si Mucha. Naging anak namin. Ayun po sa si Mucha. Panganay namin. Nay! Ito pong masasabi ko po sa inyo, swerte po ba kaming dahil sa iyo dahil dumating po kami? Ay, swerte kahit matitigas ang ulo niya, mahal na mahal ko kayo. Hindi po talaga kami pinabayaran na tatay po namin. Kahit mayroon pala kami swerte. Sobrang hirap na po ng buhay. May dumanti pala kami swerte sa mga anak namin. Kala ko maghihirap na tuloy ang kami pero hindi rin ako kami pala mag-asawa, hindi pala nabigo. Ito na nga kami ngayon. Kasi dati, hirap talaga kami. Hindi kami mamulot ng basura nung hindi kami kakain. Mga plastic, gano'n. Nung time na nagkaroon kami ng isang blessing sa amin, binigyan kami ng bangka na isang sukay. Naging sukay namin. Binigyan kami ng bangka. Yun, nagkaroon kami ng unting-unting paglalako na nagkaroon kami ng sariling bangka. Nagamit kami. Kaya laking pasalamat namin talaga dun sa kay Sir Arthur, sa magkakapatid na yun. Laking-laking talagang pasalamat dahil binigyan kami ng aming pansariling bangka. Saka lalo-lalo na kay Japper Sniper, ulang ng langit po sa akin talaga. Kami talaga nagsama talaga ng unang-unang pa talaga. Na kami nag
nag-adventure ng Amalik Umaga. Siya ko siya nakilala na talaga, super nabait talaga. Yung kami nagumula ni Jaffer Center. Totong tao po talaga si Jaffer Center. At ako tinulungan niya. Maraming maraming salamat, Jaffer. At sa panahon po naman ng pandemic, talaga nandiyan po, may tumulong po sa amin si Jaffer, si Idol, si Jaffer Sniper, na siya inapatira. Laking pasalamat namin dito sa Bukana, sa Napadpad. Laking biyaya talaga, hulog siya ng langit para sa amin, mga lahat ng taga Bukana. Tinulungan din niya kami. At sa asawa ko siya, kami talaga ay nagpapasalamat ang buo sa kanilang mag-asawa. Hindi dahil sa kanya, wala na. Tsaka salamat din sa ano, sa paghihikayat niya sa aking anak niya, maging lagi. Sa totoo lang, tatlo kong anak ang kinausap niya. Na magkaroon, sa isa kong anak niya, magkaroon siya ng isang bagat. Kinausap niya isa kong anak na lalaki. Kaso, mahiyan, ayaw pumayag. Hanggang sa isa kong lalaki din, padalwa, si John Michael, ayaw din niya pumayag, dahil nahihiya. Patatlo si Michelle, dahil patatlong beses kinausap ni Jack na yun. Sa patatlo, pumayag naman si Michelle, napapayag nga kasi kita ni Jeff ang aming pamumuhay kung gano'ng kahirap. Kaya laking pasalamat talaga kami. Utang namin lahat kay Jeff ang aming nararanasan ngayon. At yun mga kami ni at yung ati mo tsaka po, nagpapasalamat din po ako sa kanya kasi dumating po si ati mo tsaka sa amin. Kasi kung wala po si ati mo tsaka sa amin, hindi po kami maalaga ng ayos. Kasi po mga kami ni yung tati at nanay ko po, lagi po silang wala, lagi din po silang nagtitinda kasi yung nag-aalaga po sa amin dati, ngayon si ate mo siya po, ngayon po mga kami niya, may asawa at anak na rin po yung ate ko. Ngayon po mga kami niya, ako na lang po yung inaasahan po sa amin bahay. Ngayon mga kami niya, ano pong masasabi mo na may asawa na si ate mo siya? Ay ako kahit, wala akong masasabi ko mo siya kasi kahit na siya may asawa at nung time nawawalan kami ng pansay, tumawag lang ako kay Mucha siya. Kasi siya nagkataon may hanap buhay noon. Dahil hindi kami makaubos noon, nahingi ako kay Mucha pang bigas. Kaya padala naman agad na kami. At yun, sa panahon ngayon, wala pa rin ako masasabi kasi natulong pa rin siya sa amin. Pag-alaga sa pag-asikaso. At yun mga kumuling, second na pangalawang ate ko po, si Ate Veronica. Nay, ano pong masasabi niyo po kay Ate Veronica na sobrang kulit po niya? Dahil may anak na po siya tatlo. Wala akong masasabi kasi sadyang ganyan ang magulang. Kahit matigas ang ulo ng anak, nandiyan pa rin ang magulang. Hanggang sumuporta. Wala akong masasabi sa aking mga anak. At syempre, mga kumaling, sa akin pa mga kumaling, may ano po masasabi niyo dahil sobrang kulit ko po nung umigat po ko ng 20. Syempre. Saka lang, masasabi ko sana ko, wag muna mag-aasawa. Tumulong ko muna sa amin sa pamilya. Ayun lang akin. Kasi marami ka pa matutulungan sa mga katulad ng mga mahirap at dapat rin matutulungan. Yan ay, ano po masasabi niyo po sa akin ay? Masasabi ko sa iyo, Michelle, Continue behave. Tsaka unahin mo ng pamilya, mga kapatid, sikapin mo katapos ng pag-aaral. Then, hindi naman kami kasi mahirap ko sa atin. Pag gusto nyo lang na mag-tanit, at nung mag-umayos-ayos na rin kami, pwede na. Kaso, huwag lang muna sa panahon ngayon. Tulungan niya muna kami. Yan mga kamili. Wala po talaga akong balak mag-asawa kasi syempre po gusto ko po makatapos yung pag-aaral ko at pag-aaral na makapatid ko gamit ng aking vlog. Yan mga kamili. Sa totoo lang, wala pa akong anak na napapatapos. Siguro, kasi yung una kong anak na si Mucha, hirap talaga kami noon. Sa isang linggo, tatlong beses ako naglalabada para lang makakain, makapasok sila. Sabi ko sa kanila, kung hanggang din lang makatapos ng pag-aaral, kahit baon lang, at nakain naman sila ng tangin, papasok ko lang. Kaso, umano din eh, namagay na rin sa tahimik eh. Kaya sana, Michelle, yung hindi nagawa ng mga kapatid mo sa pagtatapos ng pag-aaral, ipatapos mo sa mga kapatid mo ngayon. Ikaw ay natulungan ni Edo Jaffer sa pagbablog. Saka, ang mga anak ko dito, kompleto po kami lahat. Dito sila lahat. Yung wala lang dito, yung panganay lalaki na unang anak ng asawa ko, wala dito. Pero nasa baby siya. Pero ang anak ko dito, kompleto sila lahat. Opo. Ang mga kami nang gusto niyo po, pakita ko po sa inyo, mga ati ko po dito. Si Veronica! Atay! Yun kayo.
Siyempre yung si Angel no, wala rin po dito na sa ganan po tsaka po hindi, siya. Mag-molder sila kasi, alaon na po kasi papasa yung molder nila, mga nag-aaral po sila. Nag-aaral po sila. Tay! Librari ka! Halil ka dun eh! Yan mga kamininan, tignan niyo rin po yung mukha ng ate ko po kasi na po mas maganda po kami dito. Yan, mga kamininan, ito po yung ate ko. Hindi pa dito. Yung pangalawang ate ko po sunod po sa panganay. Yan, nay! Ngayon, nandito na po yung at sa Ate Veronica. Ano pong payo po kay Ate Veronica? Magiging payo ko lang sa iba ko. Sana, alagaan mo anak ko. At walang. Hindi, mga kami ni Ate. Gusto ko po sa Ate Veronica na yung buo yung pamilya po namin, kahit sobrang dami po namin dito sa bahay, gusto ko po kompleto po kami, wala pong lalayo po sa amin. Kasi po mas masaya po yung mga kamuning, kapag kompleto po sa bahay. Kahit po magulo, syempre ayun po yung binigay po sa atin ng Panginoon. Kahit po magulo po tayo, kahit lagi po tayo mga nag-aari po dito, minsan hindi po tayo nagkakasundo. Siyempre, dahil sobrang dami po natin dito sa bahay nito. Mga kami na yung, siguro, 15 po siguro kami dito sa bahay nito, or 16. Kaya mga kami na, sa tuwing po kami kakain, hindi po kami, sa gulo. Yun, hindi po kami magkakayos na kumain kasi nga po sobrang dami. Tapos mga kami na, dahil minsan po mga kami na yung sinasakyan po namin, kalating kilo lang po. Yung nanay at tatay ko po, di na po sila kumakain, pinibigyan din po sa amin. Pinaparty-party po namin yung mga kamalig. Tapos po mga kamalig, kapag wala din po kaming ulam, yung nanay at tatay ko po talaga gumagawa po talaga sila ng paraan para po mabuhay po kami. Kahit wala po kaming ulam, okay lang po sa amin yung ulam po namin na toyos, yung bagoong, yun, ganun po mga kamalig. Sa bawo kape. Si Cherry Yankees. Naserena yun. Ngabot talaga namin yun sa panahon ito. Pero ngayon naman siguro, sa tulong ng Edel Jate, kami nakakatikim ng pagkain masasarap. Hindi dahil sa kanya. Pero sa aming bahay namin, medyo maliit. Labing limang ano ko lahat dito. Nagkasa kami lahat dito. Misa na yung aming higa na pila-pila, makarasla sa umaga. Nagpipilain mo sila, kompleto. Hindi ko malamag kung paano isla turo nila. Mayroon pa kubrado, may anong pa isalhi po ng isla katawan, baloktot. Kaya nagkakasa kami. Misa sa bangkula, sa sila kami natutulog. Yung ilang misan, nakaupo. Pag umulat, mayroon tulong bubong. Misa pa tayo, paupo na lang pa kami matutulog. Ayan na lang. Yeah. At yun, mga kumanin, dahil naging mayos po yung bubong namin, dahil meron po sa amin sumuporta, dahil galing po kay Idol Jopper. Kaya lang pasalamat po talaga namin kay Idol Jopper. Hindi namin po makayang bayaran. Yan mga kamining, nagpapasalamat po ako una-una sa Panginoon at kay Idol Jopper at sa lahat po ng viewers ko po, maraming salamat po sa inyong lahat. Ate, ano po masasabi niyo po sa nanay, tsaka po sa amin ng mga kapatid mo at kapatakay? Wala akong sabi. Yun, wag sana magbabago, ganun pa rin. Kung ano yung una at huli, sana. Walang magbago sa ating pamilya kahit ganito tayo. Minsan kahit kami magulo, mabuo naman kami, buo naman tayo. Minsan nagbubuo naman tayo. Sana walang magbago sa ating lahat. Lalo ka na, Michelle. Vlogger ka na. Vlogger ka na. Sana walang magbago sa'yo kahit ano. Kung ano yung inusahan mo una, ganun ka parang bantang hindi. Yan mga kamanin. Siyempre, kung ano po ako nakilala ng mga tao nung hindi pa po ako nagbablog, siyempre, hindi ko po talaga kailangan magbago kasi nandyan po kayo para po supportahan po ako. At mga kamanin, at talagang hindi po ako magbabago kasi siyempre mga kamanin, at yung ugali ko po talaga, ganito na po talaga, masayahin. Minsan po, lagi po nasama sa tropa. Minsan, lagi po silang nag-outing. Tapos, lagi po ako hindi po nasama.
Siyempre rin po mga kamuni, nakafocus po ako sa mga kapatid ko na inaalagaan ko po. At ito po mga kamuni, yung buntis po yung nanay ko, uso po dito yung text, di ba po nai? Uso yung text. Yan. Yung walang-wala po talaga kami malapitan, habang po yung pinagbubuntis po ng nanay ko, yung bunso kong kapatid. Ah, si JM po mga kamuni, kaso wala po dito yung nagagala po yan. Habang nag-uso, habang umpisa lang po ng text ko, lagi po ako nananalo sa text po nun, mga kamuning. Lagi ko pong pinagbebenta yun, yung text na para ibigay po sa nanay ko. Kasi syempre po, mga anak po yung nanay ko sa aking kapatid, kailangan po talaga ng merong pera na pang ospital. Yun, nanay, ano pong masasabi ninyo nanay na nanaluan po kayo sa panganak kay JM gamit ng sa pagta-text? Siyempre, nakabili kami ng bigas, ganyan. Taka nga pala, malapit tayo yung mag-adventure ni Japheth na pero mga ilang araw na lang. Kasi lahat ng bangka niya, puro bago lahat, pintura. Ayun lang tatlong bangka niya. Pag na-restore ang bangka at na gumantang dagat, lalaki ulit kami. Abangan niyo na lang ang mga susunod na araw. Dali mga yung sila Japheth na pero ako, sabit na ako mag-ilaot. Kasi na nahirap ako sa bitbit ko, bali na misa na nangigisig na, kalalakad kaya higa. Ayan, pag kami namimiss na dito sa init ng araw, para lumalakas. Nga po, katulad ko po mga kamuni, yung first time ko pong sumama sa laot, sa mga tatay, talagang nasunod po yung katawan, yung putis po talaga. Ako may sasabihin sa inyo mga kamuni, alam niyo ba kung paano kami nagkakilala ng tatay ng aking mga anak? Ganito yun. Kasi, nung ako'y may asawa at anak, naghiwalay kami. Ngayon, namasukan ako ng katulong. Kawawa. Yun doon kami nagkakilala ni Maiken. Pinagpustahan nila kami. Tatlong red horse, kung mapapasagot ako. Pero ang sabi ko dito, hindi na ako dalaga. Humanap na lang. Ngayon, sa araw lang, nakuha ko na. Umanap na lang siya ng babae na dalaga dahil ako may asawa at anak na. Kaso, ang sinabi niya sa akin, ayun daw ang nakaganda sa kanya kasi sinabi ko daw ang katotohanan sa kanya na may asawa at anak na ako. Hanggang yun, sa humantong na naging nagkanak ako ng isa, kay Mucha, kay Veronica, kay Michelle, kay Janmike, hanggang sa naging 12 na. Yun. Hindi po malibong yun ang tatay ko tsaka nanay ko mga kamuni. Hindi mga kamuni kasi God away po ng tatay ko dito. Talagang nagsasama po sila dalawa mga kamuni. Kasi malalayo nga po yung pata namin. 3 months ba kasi? 3 months sa laot. Kaya yun doon dumami ang anak namin. Yan, wala na po tayo sabihin po. At syempre mga kamuni, andito rin po yung kapatid ko po si John Michael. Halika tayo. Halika John Michael. Yun mga kamuni, yung sumunod po sa akin, si John Michael po. Ay, lupit din eh. Yun mga kamuni, kapatid ko po, grade 9 lang po siya. Pero mas mataas pa po sa amin lahat dito mga kamuni. Natangkaran pa po kami. Dati po mga kamuni, kasi yung balikat ko lang po siya, ngayon po ay lampas na po sa akin sa balikat. Lampas na po talaga. Ngayon mga kamuni, ito ang payo ko sa kapatid ko si John Michael. Huwag ka man laging maging palasagot, huwag ka laging maging pasaway sa nanay at sa tatay, at huwag ka laging mananagot ng kusino-sino. Yo mga kamuni, at kay John Michael, ito lang masasabi ko sa kanya, mag-aral ka na mabuti. Kung di man makatapos ang ate mo sa pag-aaral, ikaw yung magsikap. Kaya yung dalawa ni Angelo. Yan, mga kamuni. Ito yung sabi ko lang sa inyo, Michael. Mahal ko kayo lahat. Sana, huwag po kayong magbago. Yan. Anong message mo para sa amin, John Michael? Sabi ko sa inyo na pag totoo ang may pagbablog mo. Sisikapin ko makatapos ng pag-aaral para makatulong din sa kapatid ko. Para sa kinabukasan namin. Correct. At yun mga kamiling, talagang nakakayak po yung buhay po namin nung walang-wala po talaga kami.
Ay, mga kamininyam, maraming salamat po sa lahat ng fellow viewers ko, sa lahat po na subscribe ko po at sa support sa kamag sa akin. At maraming salamat po kay Idol Japper. Ngayon po, mga kamininyam, nagpapaalam po ako sa inyo na hanggang dito na lang po, mga kamininyam. Maraming salamat po. Bye-bye. Ay, maraming salamat talaga sa iyo, Jet. Kundi dahil sa iyo, wala. Hindi kami makikilala. Yan. Laking utang. Hindi kayong bayaran talaga. Kahit anong gawin namin, hindi kayong bayaran. Ang itinulong mo para saan. Kaya salamat talaga. At yun mga kamanay. Isa prank ko pala yung pagbabay ko kanina. maraming salamat po sa inyo lahat mga kamanay. Hanggang dito na lang po. Bye-bye!